Hi mga kasawi, kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magandang gabi po sa inyong lahat. Idol, tulungan niyo po ako idol kasi ang mani ko ay malansa, mabaho at saka ano po kaya ang dapat kong gawin idol para matanggal po ang baho ng PEPE ko. Idol, sana matulungan niyo po ako kasi ang asawa ko po hindi na po siya tumatabi sa akin. Kasi ang baho ko daw, ano kaya ang gagawin ko idol sa PEPE ko? Patapik idol please. So ayan mga kasawi, yung ating sender ay isang babae at gusto niya magpatulong about sa kanyang mabaho or malansang amoy ng kanyang mga mani mga kasawi. At sabi sa ating sender, eto po ay kailangan niyo pong mapanood ito para yung mga dapat natin gawin para naman mawala ang ating malansang amoy or mabaho para naman makatulong po ito sa inyo. Sabi ng mga SEXUAL health expert, karaniwang na may amoy ang ari paminsan-minsan. Ngunit pangkalahatan, mal na amoy ng ari ay maaaring ilarawan na plisyo or maski. Kaya naman kung mapapansin mo na sa isang malakas na amoy na malansa ay maaring may problema. Alamin dito kung ano ang gamot sa mabahong PEPE. Ayan mga kasawi, napaka-importante yan. Paano mawawala ang malansang amoy? Mga kasawi, ang paggamot Parch Odor Syndrome ay nakatuon sa pagpigil at pag-alis ng matapang na amoy. Ang mga sumusunod na hakbang ay maaaring nakatulong sa pag-alis ng malansang amoy o gamot sa mabahong PEPE. Mga kasawi, eto, napakinggan nyo ito mga kasawi, napaka-importante ito sa ating mga kababaihan, lalo kapag kaganito ang taglay natin sa ating mga mani. Ayan. Para maalis ang malansang amoy ay mahalagang baguhin ang iyong diet. Ibig sabihin, kailangan mong iwasan mga pagkain na naglalaman ng imethylamine at mga precursor nito. Ang mga halimbawa ng mga pagkain na dapat iwasan ay, eto pakinggan nyo mga kasawi, gatas na makukuha mula sa bakuna na pinapakain ng trigo, beans, peanuts, mga gisantes, atay, egg, kidney, produktong soil, cauliflower, broccoli, repulyo. Mga suplemento ng langis ng isda at isda na naglalaman ng lecithin. Ayan, makasawi yung ating mga pwedeng iwasan para naman matanggal o mabawasan ang ating masangsang o malansang mani, mga kasawi. Lagi niyang tatandaan kasi mga kasawi, kapag ganito yung ating taglay, syempre normal naman paminsan-minsan na talagang nagiging mabaho yung ating mga mani, lalo kapag ka, diba, hindi tayo naghuhugas. Normal yan na talagang nagbabaho yung ating mga mani na yan, napaka-normal. Pero kung ito naman ay malinis ka sa sarili mo, yung lagi ka naghuhugas, kada ihihugasan yung inyong mani, mga kasawi, at kung talagang ito ay regular na nagagawa mo, tapos yung mani mo ay ganun talaga kasangsang o amoy or mabaho, ibig sabihin is mas maganda na magpa-consult ka sa doktor mga kasawi, kasi siya yung makapag para naman malaman mo kung ano yung mga side effect or epekto, bakit ganito kabaho yung iyong alaga mga kasawi. Yung tatandaan, dapat huwag nyong ipasawalang bahala ito mga kasawi, kasi napaka-importante ito sa ating mga kababaihan, lalo na kapag ka meron kayong asawa or jowa, tapos ganito yung ating mga alaga kabaho. Naku mga kasawi, malayo pa lang ang inyong mga asawa, ay talaga namang lalayuan kayo kapag ka ganito kasangsang yung amoy ng inyong mga mani. Kaya napaka-importante sa mga kababaihan na talagang ingatan natin, lalo sa ating mga private part, kasi nga ito yung pinaka-importante sa ating sarili at sa ating mga asawa para naman hindi sila ma-turn off. So kung ito ay taglay mo mga kasawi, mas maganda na magpa-check up ka po sa doktor. Ayan sa ating sender, naway nabigyan kita ng linaw pagdating dito. Mas maganda po na magpasuri kayo sa doktor para at least malaman nyo kung ano ang mga dapat
gawin para naman mawala. So eto mga kasabi, yung aking tinalakay ay eto lang ay para maiwasan ang malansang amoy or makaalis ng mabaho na amoy sa ating mga mani. So ayan mga kasabi, kung ikaw ay hindi ka na-satisfy sa aking paliwanag mga kasabi or sinuggest ko, mas maganda na pumunta po kayo sa doktor para naman magpasuri kung bakit ganito kasangsang yung amoy ng inyong mga mani. Maraming salamat mga kasabi sa patuloy na pag-support niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasabi.